So kanina mga kamukil, kung nakikita nyo, nagkisami tayo, no? So explain na natin mga kamukil, kung paano ba magkisami kapag yan, pakita. Puro tubular yung gamit natin sa bahay, no? Napapansin nyo, lahat tubular yan, no? So may nagtatanong, ito na lang ba daw yung
forma talaga sa loob, no? Kasi kapag itong metal cladding, mainit kapag naaarawan to. So, meron pa yan dubululing, sir, no? Yung nagtatanong, shoutout sa'yo. Meron pa yan dubululing na hardiplex yung gamit natin dyan. Pwede ding, pwede ring smartboard, no? So, nasa sa inyo na yan. Basta wag lang po tayong gagamit ng plywood dito, pandubululing natin. Kasi, ang plywood kasi, kapag umiinit, tumatalab din yung init sa plywood, no? Maliban dun sa hardiplex, napaka ano nun, no? Parang heat resistance yung ano, smartboard. So, yan. Patuloy natin yung topic natin, mga kamukila. Itong pagkisami kapag kaganito, no? Yan. Kung nakikita nyo sa gilid, mga kamukila, ito. Yan. Siguro napapansin nyo sa lahat ng mga nagkikisami, may wall angle, no? And then, itong dito sa taas, mga kamukila, ito, kung napapansin nyo, yan. C-channel yung nakalagay dito, no? And then, pagdating sa mga hanger, C-channel din yan, no? Yung iba kasi, mga kamukil, hanger yung unang nilalagay, no? Hanger, and then, nag-level sila dito sa gilid, level. Tapos, lalagyan nila ng tansi, babatak nila papunta doon, no? Yung mismong hanger na lang, yung ililibil nila una, no? Yun yung ang diskarte nila. Sa akin, mga kamukil, hindi na ako gumagamit ng wall angle. At iba-iba kasi ng diskarte, mga kamukil, kapag nagtratrabaho, no? So, kung napapansin nyo, walang wall angle na ginagamit ko dito. Lahat ng mga tinitira kong kisami, mga kamukil, wala ng wall angle, wala na ako si channel na ginagamit. So, ang sabi nila, yung mga nagko-comment, mas mahal daw itong ganitong klaseng kisami, no? Kasi mas mahal daw yung metal paring, no? So, imagine nyo, mga kamukil, dalawang materialis yung nawawala dito sa trabaho ko, no? Unang-una, yung wall angle. Pangalawa, itong si channel. So, kung pagsabayin mo lang, magkano yung presyo ng dalawang yan compare dito sa isang metal paring, nakakatipid pa rin tayo kapag wala na itong metal wall angle at saka si channel. So, sa tibay, tanungin natin kung tibay, matibay din ba to? So, kung titingnan nyo, mga kamukil, nakaribit siya sa gilid, no? Yan. Ito, mga kamukil, ito na yung si channel sana, kumbaga kung mayroon tayo si channel, pero hindi ito si channel ginamit ko, metal paring pa rin, no? So, yan, kung napapansin nyo, pagdating sa ano, mga kamukil, W clip, paano daw ilagay? Mahirap daw ilagay kapag metal paring kasi sinubukan niya daw, no? So, ito, pakita natin yan. Ito. Yan, kung napapansin nyo, nakatiko siya dyan, no? Mahihirapan ka talaga paglagay nitong W clip kapag hindi mo pinuputol yung parang W dito sa taas dito. Yan, kita ba? Yan. Kapag hindi mo pinutol yung parang W dito, mahihirapan ka talagang maglagay. Hindi talaga yan magkasya dito. O hindi siya hihigpit. Hindi siya makakahigpit dito sa itong metal paring na to. Itong panlalapatan natin yung hardiplex, no? So, kailangan putulin mo yun. Tapos, itiko mo. Yan, gamit yung kamay o plies, no? Sa akin, mga kamukil, kinamay-kamay ko lang to sa pagtiko, no? Wala akong ginamit na plies dito. So, yung bris ko naman, ito, kung napapansin nyo, ayan, metal paring din yan, no? So, tibay yung pag-uusapan, mga kamukil, napaka-tibay nito, no? Yan, kung aalug-alugin natin, wala na yan. Matibay talaga itong pagkatrabaho na to, no? So, sa diskarte lang yan. So, ngayon, tuturo ko sa inyo ang diskarte. Kapag puro tubular yung gamit natin, ang pinakauna nyong gawin, mga kamukil, pag maglagay kayo ng mga butong cord tulad nito yan, papunta doon, papunta dito, lahat ng mga butong cord sa gilid, sa gitna, kailangan, mga kamukil, kunin nyo yung saktong level talaga nyan, no? Nakalibil talaga yun, yung pinakauna nyong gawin, dahil ito na yung babasihan natin sa pagkikisami. Pag nagkikisami tayo, hindi na natin kailangan maglibil pa dito, no? Yan, i-explain ko sa inyo. Basta ang pinakauna nyong gawin, kunin nyo yung pinaka-level talaga nitong butong cord, no? Lahat ng mga butong cord palibot ng ating bahay bago tayo maggawa ng trusses. So, paano ba natin kunin yung tamang level nito, no? Kapag lalo na pag mahaba, long distance. So, mula dyan sa pinaka-corner na kanto na yan, papunta dun sa pinaka-kanto, bago nyo ilagay itong butong cord natin, batakan nyo muna ng tansi yan, no? Ang purpose natin, bakit natin batakan ng tansi, yung tansi ngayon, yung susundan natin, natatapat siya dito sa pinakadulo, no? Pagdating sa bandang gitna, mga kamukil, makikita nyo ang diferensya, duduyan talaga yung butong cord natin, lalo na pag long distance, mahaba, no? So ngayon, ang gagawin nyo, tulad nito, napapansin nyo, may tukod siya dito sa gitna, no? Kasi ang nangyayari dito, mga kamukil, dumuyan tong, butong cord ko, dumuyan, no? Nakikita ko siya sa pamamagitan ng tansi. So yung ginawa ko ngayon, tinukudan ko siya sa baba, na yung tansi
mag-level dito sa kanto na to. So ibig sabihin, dahil level ng tansi dito, pantay na siya, tuwid na siya, no? Tsaka ko ngayon winilding sa gilid, tsaka dun sa gilid. So yung habol ko nun mga kamukil, para magkisami ako mga kamukil, wala nang maraming sukat-sukat pa. So kung nakikita nyo dito, ipinix ko na lang yung metal paring dito. So yung takbo ng hardiplex dito mga kamukil, papunta dun ha. Yung stroking ng ating hardiplex papunta dun, no? Ganun rin dito sa kabila. Right? Ayan. Ganun rin dito sa kabila mga kamukil. Ginawa ko, tinapat ko rin siya dito. So dito tatama yung ating hardiplex. Sakto-sakto talaga dito sa gilid na to. Ito, no? So lahat yan, ganun yung pagka-style ko. And then rivets, doble ang rivets dyan mga kamukil. Ayan. So ito muna mauna malalagay, no? Pagdating, pagkatapos nung nailagay yan, ito, ang lataga natin ng hardiplex, ito na kasi yung lalapatan natin ng hardiplex. So magsukat na naman kayo ng dito. Sa akin mga kamukil, 24 by 24 to, no? Yung isang kahon ito, isang kahon 24. Mula dito, ito sa ano na to, 24 yan, no? Mula din dito, ito, dyan sa gilid na yan, 24 din yan, no? So kailangan may mga guhit. Pagdating ngayon sa ano mga kamukil, sa gawin na hawakan ng mga bridging natin o breeze, hanger breeze natin, yan, tulad nyan, ang ginawa ko mga kamukil, dahil 4 tong ano natin tubular na ginamit, mula dito sa pinakadulo ng metal paring, kumuha na lang ako ng 3. So may unong natitira, 1 inch na natitira. Bakit ba may 1 inch? Kasi itong panghahawakan natin ng hardiplex mga kamukil, 1 inch to. Kaya itong natitira dito, sakto-sakto talaga na yung hardiplex dito na lalapat sa tubular. So, matik na nakalapat yung hardiplex dito sa tubular. Yan, papunta dyan. Ito, no? So, ito yung ginagawa ko. Lahat ng mga dulo nitong metal paring na to, pagdating sa mga hawakan ng breeze natin, may 3 inches yan na nakatupi, nakayupi. Yan. Lahat ng yan, nakikita nyo, may 1 inch talaga na allowance yan. Okay? So, ngayon, pag maglagay na naman tayo ng bridges, hanger breeze, ano yung gagawin natin para malalaman natin na tuwid na siya? So kung nakikita nyo mga kamukil, naglagay ako ngayon ng tansi dito, kunikta yan dito sa gilid na naman, no? Papunta dun sa gilid na yun, para makikita natin kung saan yung, kung paano natin kunin yung tuwid. Yan, lalapat natin dito mga kamukil. Ayan, kung napapansin nyo yung tansi na yan, parang papel lang yung pagitan niya, no? So kanina yan mga kamukil, nung wala pang breeze, nakalapat yan sa tansi. So ang una nyong gagawin mga kamukil, pag naglagay na kayo ng tansi, yan, nakalapat yung metal paring natin sa tansi. Minsan bumaba yan kasi hindi pa level, hindi pa pantay. So ipatulak nyo ngayon sa kasama nyo mga kamukil ang ceiling joist nyo, na hindi siya lalapat talaga sa tansi. Lahat ng mga ceiling joist natin o metal paring kailangan hindi makalapat sa tansi. Ngayon yung breeze na yan, itapat nyo dyan sa parlina natin sa taas, na level lang talaga dyan sa bubong natin, ha? Yan kung napapansin nyo. Tapos guhitan nyo ngayon dito sa pinakatansi talaga, no? Yan yung guhitan nyo, itapat nyo yung yan. Yan ang mga kamukila. Tinali ko talaga yung tansi, no? Para ma-explain ko sa inyo. Ito yung tansi natin. Kita ba? So, kung yan yung tansi nyo mga kamukil, ang gagawin nyo, halimbawa wala pa tayong hanger brace, maglalagay pa tayo. So, ibig sabihin, nakalapat yung tansi dito sa metal paring talaga natin. O diba, nadidiin niya yan ngayon, no? Nadidiin niya yan ngayon pababa, o kundi kaya, hindi siya lumapat sa tansi natin, no? So, malalaman natin yan pag may tansi kasi yung nilalagay natin. Ang una nyo gagawin, ito metal paring, no? Kuha kayo ng metal paring, itapat nyo dyan sa parlina nyo. Yan. Pag napantay na dyan, ayan, pantay na siya. Kung halimbawa mga kamukil, itong tansi natin, idiniin ang metal paring papuntang baba, itulak nyo ngayon yung metal paring, ipatulak nyo sa kasama nyo pataas, na walang nakakasaya dito sa tansi natin. Pag wala na sumasaya sa tansi natin na metal paring, guhitan nyo ngayon yung metal paring nyo na nakatapat sa tansi. Ibig sabihin, yun na yung level niya, no? And then, guhitan nyo itong metal paring na gamit ng eskwala, na tuwid talaga. Tapos, ganito yung forma ng pagkalagay mga kamukil. Ayan, napapansin nyo. Ito na yung forma niya.
no? So ginupit ko siya dito, yan. Tapos napapansin nyo, pantay talaga siya dito, yan. Kasi yun yung importante. Tapos pag na-rebits nyo na dyan, na-rebits nyo na sa kabila, doon na naman sa taas yung i-rebits nyo. Ibig sabihin, ang haba ng nilagay nyo dito, ginupit nyo, itong metal paring na to, pag salpak nyo dyan sa metal paring, paglagay nyo ng brace, kung halimbawa may gap siya doon sa taas, na hindi pa siya pumantay, ipantay nyo, itulak nyo pataas. Ibig sabihin, pag pumantay na siya dyan, rebits nyo, yun na yung libil, no? Yun na yung magiging pantay nitong ating metal paring. So, yun yung pagka-discarte ko dito, mga kamukil, ayan, no? So, inumpisahan namin to kanina, mga kamukil, malapit na 10 o'clock ito, no? Pag metal, pag gawa ng ceiling joist. So, yan lang, mga kamukil, yung aking papaabot sa inyo na idea ngayon, no? So, basta lagi ko sinasabi sa inyo, lahat ng mga pagkikisami ko, walang ulanggil na ginagamit ko. Wala ding si channel, no? Ang habol ko lang doon, isang bilihan na lang na materialis, at higit sa lahat, makakatipid po yung may-ari. So may nagsasabi mas gastos daw kasi mas mahal yung metal paring, no? Hindi po, i-explain ko po sa inyo again, no? Dalawang materialis yung winala ko dito. Pero yung tibay, mga kamukil, mas matibay pa sa may si channel at tool angle, no? Itong pagkatrabaho ko, garantisado yan, mga kamukil, masasabi ko sa inyo. Yan. So imagine niyo magkano yung si channel, magkano yung tool angle, 40. Si channel, pagpalagay natin 60 pesos, 90 pesos, mga kamukil, yung iminila ko dito na materialis, no? Pinakababa. E itong metal paring, mga kamukil, yung isang lint lang nito, isang piraso, 82, no? Sa bilihanan ko. Yan. So, nakakasib tayo dito. Right? So, yan lang, mga kamukil, no? At maraming maraming salamat po sa inyong panonood. And once again, Mongkil on the vlog. Right? Bukas, mga kamukil, mag-i-electrical na naman ako dito, no? Pagkatapos nito. So, yan. At sa baba, magbubuhos na bukas na mag-flow flooring na. Alright? So, salamat, mga kamukil. And once again, Mongkil in the vlog.